So hi there mga kamas, at tinignan ko yung IG ko, napansin ko na lang na last year ng October pa pala yung last camping namin ni Rachel. And sakto dahil gumaganda na rin ang panahon ngayon, saktong sakto. Hanggang sa nag-uusap kami ni Rachel para sa biglang camping namin natin yung ice cream, mga ilaw at gamit kong pang camping kahapon. And nag-charge na rin pagkagaling kong trabaho. So ito na yung mga gamit namin. Hindi ko alam kung konti yung gamit namin o marami ba this time. So no idea, enjoy lang moment. So mabilisan lang to, okay na kami ni Rodrigo. Ito na yung setup namin, ito na, nandito na lahat ng gamit namin. So bahala na kung saan kami mapupunta kami mga camping. Pero as much as possible, malapit sana may mahanap kami para hindi na kami lumayo. Alis na kami, Ayumi. Ah. Bye. Ma, alis na kami ni Rachel. Bye. At syempre, Crocs pa rin tayo. So ako muna magdadrive. Gustong-gusto ko yung Crocs kasi hindi ako binigo ng Crocs. Kahit medyo mahal yung presyo ng Crocs, pero matagal mo siya magagamit. So natitira talaga sa mga chinelas yung mga Crocs. Pero yung mga Nike ko mga chinelas dati, good na. Init? So let's go! Dahil nangangailangan ako ng power ngayon, mag-ice cream muna ako kasi bumili ako ng ice cream sa convenience store. Ah! Oo? Kaya tayo. Sarap! Ba? Bakit? Sarap na? Mmm! Laway ko! Nangyaka ka talaga! Unang spot namin ay hinanap namin yung malapit sa bahay namin na tabing ilog, pero dahil sobrang mabato ito at maraming tao, pinili namin ni Rachel na medyo pumaliit ng bundok. Alright, so ngayon si Rachel na yung nagda-drive. Ang ganda ng driver. Ang ganda ng driver ko, shit! Malagkit! As of now, nag-aano pa rin kami ng spot or makakamping at baka doon na lang kami maghanap sa may bandang ilog. Kasi nga, mabato dun sa una namin pinuntahan, tapos hindi ko feel dahil maraming tao. Parang pag nagka-camping kasi ako, gusto ko walang tao. Yung parang ma-feel namin yung moment kung ano yung meron sa lugar, parang ganun. Mas pipiliin ko paulit-ulit yung lugar kesa yung paiba-ibang lugar na may tao. Sa panahon ngayon, yung camping, may bayad na rin bawat spot. So mas gusto ko na rin yung sa walang bayad or murang bayad na kami lang. Kasi parang feeling ko yun yung camping talaga eh. Si Rachel na nagda-drive, so kailangan na namin magmadali kasi medyo dumidilim na 4:30. And then yung pagdilim ngayon, panahon ngayon, 7:30 magdidilim na. So magsiset up pa kami. So kailangan na namin magmadali ngayon. Beb, focus! Wala na, ikaw. Excuse me po! Sabi ko, maghahanap kami makakampingan ni Rachel. Na-enjoy niyo yung pagdadrive sa gantong lugar. Look at this. Oo! Papatang langit ito. Yung ambience na to, gustong gusto namin. Nagustuhan niya mag-drive. Hindi niya na hinahanap kung saan kami pwede mag-camping. Nasa taas na kami ng bundok. Sabi ko, doon na lang kami sa baba. Para sa tabi kaming ilog magka-camp. Bili muna kami pang bonfire ni Rachel kasi napag-desisyon namin magagabi na rin. So magbo-bonfire na lang kami kapag nakahanap kami ng spot. So hanggang sa napagkasunduan na lang namin dalaw ni Rachel na bumili na lang ng pang-bonfire kasi alam na pasobra ata pagpili ko. At saktong nadaahan na namin yun sa dati namin pinag-campingan at sinubukan ko ulit magtanong kung okay lang makihiram ulit ng place nila today. Ito mo yung desk niya. Ah, kyo? Hi. Ito mo, ano, so kung nung chinsa yun yung desk niya. Ah, kasi ito ukuli? Ah, hunta desk niya. Hindi mo. Service はできんでね。あ、わからない。そうするといくらぐらいになる？さわかす。Pumayag sila kahit biglaan. So, nakahanap na kami ng spot. Dito na rin kami galing dati. Pero this time, sa sasakyan kami matutulog ni Rachel. So, maglalagay lang kami ng upuan dito. Diyan, sa likod ng sasakyan. The next time, may ginawa si Tanaka-san. Si yung Tanaka-san, yung kakilala ko. Siya yung caretaker dito sa lugar na to. Gumawa siya ng spot para pwede kami mag-camping, mag-tent next time. Pero sa July dun kami. Pero as of now, wala kami dalang tent na pwedeng tulugan. Kasi nag-decide kami ni Rachel sa loob ng sasakyan matulog. Set ng bonfire para habang maliwanag pa, maayos ko na siya agad.
So ganito yung setup namin ni Rachel, so simple lang, dito kami matutulog. Pero feeling ko sasakit yung tiyan namin, tiyan tuloy katawan namin bukas. So pero okay lang, at least wala yung isang tent. So ganito yung setup namin, dito kami kapag. So okay na lahat, okay na rin yung uling. Kaya na kaya. Medyo nakakapagod lang siya, pero pag-abang nagpa-vlog kasi syempre ang dami niyong inaasikas. Pero kailangan kasi din namin to for remembrance namin sa isa't isa syempre. At habang hinihintay namin maluto yung manok at pinapainit yung kanin namin, sinubukan na namin sindihan yung bonfire habang maaga pa dahil masyado na parami yung bili ko ng kahoy at nagbigay pa si Tanakasan ng caretaker dito sa lugar na to. At sinabay ko na rin painitin yung tubig namin para sa kaparami namin mamaya. Sa sobrang sarap at na-enjoy namin ni Rochelle ang ambience ng lugar, hindi namin namalayan na lumipas na ang gabi at may isa pa kaming bagay na gustong gawin, yan ang fireworks. Love you, babe. Love you. Pag-usapan natin yung taong nag-DM sa akin sa Facebook na feeling ko subscriber ko na siya since last year siguro. Almost 1.5 years na kasi akong nag-YouTube na dire-direcho every week. So 1.5 years na akong sineryoso ko yung paggagawa ng video, magpagiging creator, yung mga ganun. At nag-share ng kung ano nangyayari sa amin na Rachel. So nag-message siya sa akin, "Kuya, hindi po ba sa umpisa mahirap mag-YouTube?" Alam ko ang sabi niya, "Kuya, hindi po ba mahirap mag-YouTube kasi nakita ko po kayo nung 100 plus subscriber pa lang kayo. Hindi po ba nakakapagod mag-YouTube or maggawa ng video, mag-edit?" Yun sinabi niya sa akin. Kasi nung una, parang feeling ko walang-wala talaga eh. So gumagawa ako ng video kasi ito yung gusto ko. Nag-start ako sa video, hindi sa vlog talaga. Nag-start ako sa cinematic. Minsan napapagod ako, kaya yung unang-unang YouTube ko, puro cinematic lang tapos. Hindi ko kasi binalak mag-vlog talaga as in. So parang gusto ko lang mag-vlog para masanay rin yung pagsasalita ko in front of camera. Parang masanay lang ako, ayun yung gusto ko rin mangyari. And then ma-share rin sa inyo using words, parang ganun. Yung mga nalalaman ko or mga information na alam ko dito sa Japan. Doon ko sinubukan mag-vlog talaga, pero as editor, matagal na ako nag-e-edit ng video. As cinematographer, matagal na ako nag-aaral ng cinematographer. Hanggang ngayon, di pa rin sobrang ganda ng cinematic ko. Every time pag nag-e-edit ako, feeling ko, yun, pag-aaral siya sa akin. Pumasok na rin sa isip ko na huwag na mag-YouTube. Kasi nung una, gumagawa ako ng mga video pero hindi ko ina-upload. Nung una, gumagawa ako ng video para lang sa akin, as remembrance. So, pinili ko lang mag-YouTube or ilagay yung video sa YouTube dahil may nagsasabi sa akin na ba't di ko na lang ilagay sa YouTube. Lalo na ngayon, syempre, girlfriend ko si Rochelle, sinusuportahan niya ako sa lahat. Kahit minsan, ayoko na mag-YouTube. Kahit minsan, tinatamad na akong gawin yung bagay kasi nga, yung schedule ko napaka-sobrang hectic. Yung bang minsan Sabado may pasok ka pa, minsan Sunday may inaasikaso ka pa, syempre mag-edit ka pa tapos mag-video ka pa. Pumasok na rin sa isip ko na mag-stop dito sa YouTube. Pero ang maganda lang, ito yung gusto ko eh. Pag dumadating yung time na ayaw ko na mag-YouTube, sabi ko, ano ba yan, ganun na. Minsan iisipin mo talaga yan. Huwag mo lang iisipin na ano ba yung walang resulta. Mas nakaka-depress yung ganun. Gawin mo lang kung gusto mong gawin talaga mag-YouTube. Gawin mo lang kung gusto mo talaga mag-edit, mag-video ka, kung gusto mo lang mag-video talaga. I-enjoy mo lang. And then dun mag-improve yung edit mo kapag ine-enjoy mo na siya. Makikita mo dito ako nagkulang sa pag-edit na to. Kaya yun, hanggang ngayon nag-YouTube pa rin ako. Kasi minsan pag ayoko na mag-YouTube, may taong pumupush talaga sa akin katulad ni Rochelle. Yun nga, ito yung gusto ko eh. Alam niya every time nag-edit talaga ako, kahit di ko i-upload yung video, alam niya talagang nag-edit lang ako. Yun lang yung ginagawa ko pag nasa bahay ako, nanonood ako ng YouTube, nag-edit ako or nag-aaral ako. So yun lang, parang enjoy lang lahat. Enjoy lang lagi. Parang camping, ito nga, sabi ko kanina, diba? Ang hassle
kaya mag-camping. Siyempre, dami-dami mabibit-bitin. Tapos, lalo na katulad ko, nagpa-vlog pa ako. Mabibit-bitin. Tapos, mag-discharge ka pa. Tapos, uhugasan mo pa yung mga pinggan. Nakakatamad kaya. Pero, yung nakakatamad na yun, kapag ina-enjoy mo, hindi mo mapapansin na tinatamad ka. Kasi nga, ina-enjoy mo. Mahalin mo yung bagay na feeling mo na gusto mong gawin talaga. Huwag kang susuko kapag may nagsabi lang na, hindi naman maganda yung ginagawa, ganyan-ganyan. Kung di ka nakakistorbo sa ibang tao, bakit ka susuko, di ba? Kung gusto mo namang ginagawa, hindi ka naman nakakamerwisyon sa ibang tao. Tapos, maganda yung ginagawa mo para sa'yo, linilibang mo yung sarili mo. Bakit ka magpapapekto sa masasabihin ng iba? So, gawin mo na ngayon. Although, may maririnig ka talaga mga comment na hindi maganda from other people. Busy ka dyan, beba? Busy. Busy ka ba dyan? Busy ako, boss. Boss. At ito yung pinakaayokong part. Yung bang kailangan nyo na mamaalam sa kalikasan na hiniram yung lugar. At syempre, yung magligpit. Bye-bye! Sarap ng... ABF! ABF!